Hi guys, welcome back again to my channel and good morning. Kamusta kayo guys? So medyo matagal tayo nakapag upload ng bagong video, so it's been 3 weeks already. So ngayon I decided to do another plant vlog. So for today's edition guys, ito makikita niyo marami akong mga different, actually apat na variety ng botus na nasa maliliit lang na pot. Saka medyo ang dami na nilang mga aerial roots. So kaya ako nag-decide guys, ganyan gagawa tayo ng botus na tower. So I have here, yun nga, 4 na different varieties of botus na pagsasama-samain natin sa ito. Okay, so ito guys, yung mga kakailanganin natin. So ito yung mga plant ko na gagawin natin ng tower. So ito yung golden photos, yung maliliit lang, hindi to siya yung giant form. At saka ito, meron din ako ditong marble queen. Ayan, so maliliit kasi guys yung pot nila, so kaya ililipat ko sila sa malaking pot, saka pagtatabi-tabihin ko para maganda tingnan. Gagawa tayo ng ano, photos tower. Ito guys, enjoy, maliit pa siya pero trailing na rin. Ayan, yung enjoy na photos din. So ayan, mamaya maganda na tingnan pag nasa isang pot sila. Saka ito yung panghuli, ito yung aking manjula. Photos din to guys, parang ano din siya, parang marble queen, kaya lang ito yung dahon niya medyo pabilog at saka medyo crumpled. Ayan, ayan. So tatlong iba-ibang photos yan. Saka, apat pala. Sorry, apat. Tapos meron din akong ililipat dito mamaya. Hindi ko na isasali kasi hindi to photos. This is Philodendron Brazil. So, ililipat ko siya sa, ano lang, separate siya lang mag-isa mamaya. So, yung kailangan natin guys, ito I have here. Ito yung square na, rectangular na pot. Ayan, ano siya, medium size siguro. So, dito ko gagawin yung ating tower. Saka may mga bato ako dito. Ito yung magbibigay nung ano, foundation, kasi mahaba yung mga pole natin, so lagyan natin ng bato para medyo matibay. Saka may lupa, saka yun yung coco cubes, yun yung gagamitin natin. So to guys, proceed tayo guys. Yung pinakauna is I have here the golden photos, pero ito yung ano lang, yung ordinary lang na golden photos. So you can see guys, yung lalagyan niya is lumang galon ng nung bleaching disinfectant. So ito yung parang kinat ko lang sa ginawa kong ano, pinakapat. So tatanggalin natin siya. Hindi na natin to tatanggalin sa pinaka-pole niya kasi yung mga roots niya is sobrang dikit na rin guys. Ito makikita niyo yan, oh. Ayan. Yung mga aerial roots na siya. So mamaya puputulin na lang natin to at saka itanim muli para medyo lush siya tingnan. Sa tangkad ng ating pot, so ayan, hindi siya ganun ka-steady. So ito na lang yung gawin natin, yung mga bato-bato na lang yung magbibigay yung support dito. Diskarte na lang kasi wala tayong makuhang ano, kukuho, tawag dito, kukupol. Medyo pangit na yung ano, ako ay medyo balik ko. Isa dito kasi apat tong aking photos, apat, pero ang tatatlo lang yata yung kasya dito. Medyo mahirap guys pero kaya yan. Guys, ayan, medyo matibay na yung ating pinaka pool. So para hindi sila mag tawag dito, tikit-tikit, ayan, ito gamit ako ng string, parang aluminum string na
ang tali. Para ma, yan. Kahit pa paano, ma-align sila. Para hindi hiwa-hiwalay siya. Saan pa paano, medyo okay siya tingnan. Medyo tumibay konti. So maglalagay na tayo guys ng konting actually. Sobrang basa guys ng lupa dito kasi ng araw ng umulan. So, konting lupa lang just to ano lang dito sa ano, sa mga bato, pang tapa lang natin sa mga bato-bato. Para na rin, kahit pa paano may makukuhang nutrient o sustansya yung ating mga itatanim dito. Kasi yung putos naman guys, is hindi naman talaga, actually hindi siya ganun kailangan talaga ng lupa kasi parang mga monstera din sila at saka philodendron guys. Kahit nakadikit sila sa mga lumang kahoy o sa mga bunot ng niyog, makakasurvive sila guys kahit walang lupa. So ito para lang pang dagdag sa base natin yung nilalagay ko na lupa. Kasi masyadong putik. Kahit ito guys, ito yung ginawa kong, ito yung palagi kong ginagamit, yung coco cubes. So maganda kasi ito, ito talaga yung nag-hold ng moisture dito eh. Kasi, ano siya, sustore siya ng water, so hindi mo kailangan i-water everyday. Lalo na itong photos, kasi prone din sila sa, ano, sa foot trap. Kahit kunting ano lang, bunot. Importante lang naman sa kanila is may kapitan yung pinaka mga roots nila. Ayan. Para lang tayong nagpapaso lang. Bunot is life ni sa ano. Bunot is life sa philodendron at sa mga monstera sa photos. Ayan. So ayan, medyo pumapatak, patak na naman yun. Parang ulan yata. Hindi ko tayo tapos. So, ayan, hindi pang makalimutan. Ito pala yung pinakapuno ko. So, anyway, ayan. Makaka-adjust lang naman yun yung mga ayan, sugat niya. Talikot na lang natin. Kasi muntik pang makalimutan. Ayan. Lagyan na lang natin mamaya nung bunot ulit. So ito guys, yung mga medyo maapaw na, patuloy na natin. Ayan. Ito siguro, ibabalik natin dyan sa taas. Ito naman sa tingnan. Ano ba? Sobrang haba guys. Sayang naman kung putulin, ano na lang natin dito. I-wrap around na lang natin ulit sa kanyang pool. Ayan, para medyo lasting na. Ayan. Saka, tali. Tali. Ayan. Ito. Ayan. Balik natin to sa pinakapuno niya guys.
mapapal siya, mas maganda tingnan pag mapapal. Medyo mahirap guys gawin pag mag-isa. Medyo mapapangawit. Yan, huwag ka muna umulan kasi hindi pa tayo tapos. Magkasama naman sana yung weather. Ayan, we're done with the golden photos. Ito, susunod natin, mabilisan kasi kumakatak na talaga yung ulan. So guys, this is my marble queen. Ayan, medyo maganda rin yung tubo niya. Kaya lang sobrang liit ng pot. So, ililipat na natin siya. Dahan-dahan. Ayan. So, dito naman siya. Ayan, dito sa gitna. Kaya ilalagay ko dito. Apat. So, gusto ko nila yung bato-bato. I'm sure. Ito sa ramlay ko yung bago nilang bago nilang tahanan. Magkakadikit sila. Anyway, magpapamilya naman sila eh. Magpipinsan yata ito eh. Alam mo guys, malaking tulong nito oh. Okay, ayan, malaking tulong tong pangtali na to. Kakabili kayo niyan sa Shopee. Marami yan sa Shopee. Next, ayun, meron pa palang isa. So, another marble pin. So, dito lang sa tapon ulit. Tatakawa naman natin na mayayin ng ano, bunot. Ayun. So, second plant is done. Next one is ito. Ito yung enjoy guys. Ito. Maliliit naman yung dahon niya. Ito na peste na. Ayan. Marami kasing ano dito. Yung tipaklong sa garden ko. Kaya yan. So dito natin siya ilalagay. Ito siya kasi maliit na naman siya. This is enjoy. So guys yung mga photos. Isa din to sa ano eh, so pwede kong i-recommend sa mga beginner kasi sobrang bilis din yung buhayin itong ano, yung halaman na to. So kahit i-ano mo nga lang yan, itusok mo lang sa mga, yung mga nakapat mo na plant, talagang mabubuhay sila. Para din itong mga ano, philodendron. Walang problema, walang kaarte-arte. Mabilis na buhay. So, make sure lang na hindi rin inyo ilalagay sa area na mayroong direct sunlight kasi mabilis din silang masunog guys. So yung sa mga ano lang, mga lilim lang, basta maganda yung humidity. Kaya-kaya nilang mag-survive. Place nyo rin sila sa area na walang mga walang mga tipaklong kasi paborito yata ito ng mga tipaklong. Ayan o, maraming ano, makikita ko dyan talaga mga yung bagong yung maliliit na tipaklong, yung talagang grabe kumain ng mga ano po dito halaman. So guys, yung panghuli natin is itong manjula. Ito namang manjula is kakabili ko lang eh, mga wala, almost 1 month pa lang yata. I got this for 250 pesos. So ito guys, makikita nyo, grabe naman yung roots niya. So no worries, talagang nabubuhay at nabubuhay. Maganda na sana itong ipropagate, kaya lang
nagdating na sa akin ano. Pag nasa pool, so saka na natin. Saka na tayo mag-propagate. Enjoy muna natin silang nasa pool. Maganda rin itong kakaiba rin itong guys yung manjula. Maganda rin ang dahon. Yeah. We're almost done. Malapit na. Kasi, uy, baka na. Malapit na. Malapit na. Nakakangawit sa paa. Yeah. Huwag naman maputol. Isang tali pa. Ayan. So kahit pa na may extension pa yung pole, kaya pwede pa silang tumaba dyan ng umaba. Ayan, oh, Ojiva. Sabi nga ni Madam Inots, Ojiva. Tapos na tayo guys, ayan. Kunting ano lang dito. Over ng bulat kasi nakikita yung mga bulat nila. Ayan. Sabi ko nga kanina, bunot is life. Okay lang yan kahit nakikita yung ibang roots nila. Yung haba na itong video ko, yung meron pa sana isa, meron pang Brazil oh. Kaya lang medyo mahaba. So, separate vlog na rin yung Brazil. Ito na muna kasi photos naman talaga yung pinaka-subject ko today. Ayan! So, diba? Ayan guys. Diba maganda tingnan? So sana may natutunan kayo na tips dito sa ginawa ko ngayon. At saka ma-appreciate natin ito yung talagang duty niya pag napuno niya na ito all the way to the top yung ano. So by the way guys, yung sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please visit naman Ilonggo Plantito, at pati-share na rin and pati-hit ng bell notification para naman ma-notify ko every time may bago akong video. So guys, ito yung pinaka-final look natin, yung tatawagin ko tong photos tower. So again guys, thank you and thank you for watching and ingat kayo lagi. Until my next vlog, bye-bye!